God is able and willing. Matthew chapter 8 verse 3, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Madalas napapasabi tayo kapag nakakakita tayo ng isang tumanggap ng himala, nakaranas ng himala, o di kaya ay isang financial breakthrough sa buhay nila, na itatanong natin sa ating sarili, kailan kaya ako Lord? Paano naman ako Lord? Naniniwala ako malamang yung ketungin sa Matthew chapter 8 na yon, eh ganun din ang kaisipan. Dahil may narinig siya tungkol kay Jesus ni isang miracle worker, malamang narinig niya lang yon sigurado, kasi since he was not permitted to be in public places by the law. Ayon sa kautusan, ang isang may isang ketong ay hindi pwedeng makisalamuha, makihalubilo sa tao, kaya siya ay inilayo sa mga tao. Siyang pagdududa, talaga na kaya din siyang pagalingin ni Jesus, pero hindi issue yun. Sure, kung gusto ni Jesus na pagalingin siya, pwede naman sa ganung kalagayan na may ketong siya. So mahirap. Kaya sabi ng ketong, if you are willing, you can make me clean. Matthew chapter 8 verse 2. He was confident of the power of God, but not the love of God for him. Tulad ng ketongin na yon, marahil buo ang ating paniniwala na kaya naman talaga ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay mo, kaibigan. See, He is Almighty God. Pero may pag-aalinlangan ka kung gagawin ba ng Diyos ito sa iyo. Dahil sa kalagayan mo, tingin mo sa sarili mo, makasalanan, tingin mo sa sarili mo, masama, mami, yan ang tingin natin sa sarili natin. Pero gusto ng matuto tayo sa kwento ng keto. At kita natin ang sagot ni Jesus sa kanyang sitwasyon. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan ang may ketong at sinabi niya, I am willing, be cleansed. Gumaling ang may ketong. Pansinin mo, bakit hinawakan ni Jesus eh may ketong yon? Pwede naman sanang salitain na lang ni Jesus ang kagaling. Ginagawa naman yon na magpagaling from a distance, tulad ng centurion servant, yung Phoenician women's daughter. So, did he touch the leper? Alam kasi ni Jesus, kaibigan, sa mahabang panahon, isolated siya sa lipunan. The leper had been cut off from his family and society. Kaya feeling niya, dehumanized siya. I believe that Jesus touched him to make him feel human again. To make him feel loved and accepted again. Yung paghawak ni Jesus, kaibigan, ay pagpapakita niya ng pag-ibig. He touched was his love language to the leper. Nakita mo ba, kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos dito? Can you see His love? So much love sa leper na yon. Yung paghawak ni Jesus ay pagpapakita niya ng pag-ibig. That how much He loves you. He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Jesus should not perish but have everlasting life. So kapag tinanggap mo, sinampalatayanan mo si Jesus, yung kanyang nagawa, yung kanyang ebanghelyo, na one time si Jesus namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, nilibing para wag na tayo mapahamak at nabuhay na magmuli, para magkaroon tayo ng buhay na walang gan. Sa eto, yung araw na yon, right there and then, nang tanggapin mo si Jesus as your Lord and personal Savior, yung himala mo na nais mong maganap sa iyong buhay, mararanasan mo. And He is not only able, but also willing to make you whole. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong tinapos na gawa, sa iyong ebanghelyo, Panginoong Yesus, na kami, nasasampalataya, nananalig, maniniwala sa iyong ebanghelyo, Panginoon, ay magkakaroon po ng katiyakan ng kaligtasan maging sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sapagkat minahal mo kami ng gayon na lamang, tulad po ng iyong pag-ibig dun sa may ketong na yun. Sometimes or oftentimes, tingin namin sa sarili namin, Panginoon, kami ay marumi. Pero dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, inibig mo kami ng gayon na lamang. Kaya naman, even our prayers, Father God, ay yung dinidinig, Panginoon. Siya na nasumpungan mo sa karamdaman tulad ng ketong na yun, pinagaling mo sa pagitan ng aming pananampalataya. Siya may problema, kung siya may problema, salamat, Panginoon, ikaw ang aming katugunan sa aming mga problema. Kaya sa iyo kami nagtitiwala at ibinabalik ang pinakamataas sa papuri. Parangal, salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na Jesus. Amen at amen. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat oras. God bless po.